Hi guys! Welcome and welcome back sa aking channel. This is Donna again. And for today's video mga mare ay magsishare na naman ako sa inyo ng isa na namang patok at trending na pang negosyo recipe na madaling gawin at mura lang ang mga ingredients na kakailanganin. At kung isa ka nga mare sa mga naghahanap ng pang negosyo recipe ngayong summer na madaling gawin, hindi matrabaho at sa maliit na puhunan, perfect na perfect po itong i-share ko sa inyo ngayon. So tara na nga mga mare, wag na nga nating patagalin at umpisahan na natin ang paggawa dito sa ating mais con hielo pang negosyo na 25 pesos. At una nga mga mare ay ituturo ko muna sa inyo kung paano gawin yung ating custard milk, dahil custard milk po yung gagamitin natin para dito sa ating mais con hielo. Bali, pinakita ko na rin po ito sa ibang mga videos ko tulad nung mga halo-halo, pero dito po ay ipapakita ko ulit para po hindi na kayo magtanong kung paano ito gawin. At pinaghiwalay ko nga lang mga mare itong ating egg yolk at egg white, dahil po itong egg yolk lang yung gagamitin natin. Tapos nga ay imimix lang natin yung mabuti. At pagkatapos po natin yung mamix ng maayos ay ilalagay na rin natin yung ating 1 can ng condensed milk. Tapos ay isusunod na rin po natin dito yung ating 2 cans ng evaporated milk at imimix lang po natin yan ng maayos hanggang sa mag-combine yung tatlong inilagay natin dito. Tapos ay maglalagay po ako ng vanilla essence at ng konting yellow food color or yung ating egg yellow food color. This is optional po. Kung ayaw nyong maglagay ay pwede pong huwag kayong maglagay. At after po natin yung mamix ng maayos ay sasalain naman natin itong ating mixture para po matanggal yung buo-buo dito. At pagkatapos naman natin itong salain mga mare ay isasalang na nga natin ito sa ating kalan. Dapat po ang apoy natin dito ay nasa low to medium heat lang para po hindi mabigla ng pagkakaluto itong ating custard milk, and at the same time ay para po maiwasan natin na mag-curdle o magbuo-buo itong ating mixture. Tapos guys, habang niluluto natin ito ay continuous nga lang po tayo dito sa paghahalo para po maiwasan natin na masunog yung ilalim. At lulutuin po natin yan mga mare ng ilang minuto habang continuous po natin yan na hinahalo. At after nating maluto yung ating custard milk mga mare ay mag-a-assemble na po tayo. So maglalagay lang muna ako sa ilalim nitong ating whole corn kernels. At depende na sa inyo mga mare kung gaano karami yung inyong ilalagay na mais. At depende din po yan kung magkano ang ipipresyo nyo sa inyong mais con hielo. Sunod naman mga mare ay maglalagay lang ako dito ng yellow or yung ating crushed ice, pero hindi pa po natin pupunuin mga mare itong ating cup. At next naman po ay maglalagay lang ako dito ng tag 1 tablespoon ng asukal. Tapos ay maglalagay na po ako dito ng cream corn. So depende na po sa inyo, kayo na pong bahala kung paano maglayer sa inyong mais con hielo. At after ko nga maglagay ng cream corn ay maglalagay na ulit ako dito ng crushed ice. Sunod naman mga mare ay maglalagay na nga ako dito nung ating niluto na custard milk. So depende na rin po sa inyo kung gaano kadami yung gatas na inyong ilalagay. Sa akin po ay naglalagay ako ng 1/4 cup. And lastly ay maglalagay na lang po ako dito ng toppings na corn flakes. Pwede naman po na ang ilagay nyo lang din dito ay yung ating whole corn o kaya po ay yung cream corn. So kayo na pong bahala, depende po sa inyo. At ayan na nga mga mare, eto na ang ating napaka-creamy at talaga namang napakasarap na mais con hielo. At ganun nga lang kadali mga mare, at meron na kayong pang negosyo na madaling gawin sa maliit na puhunan lang at hindi matrabaho. So hanggang dito na lang mga mare, sana po nagustuhan nyo ang ating pang negosyo recipe for today.
And thank you so much guys for watching and see you again on my next video. God bless!